What's up mga kaidlog? Kumusta? Kumusta kayo lahat? Kumusta? Ayan. Maganda yung araw ngayon at saka malamig kahit may araw. Ngayon pupunta muna tayo sa Liberation Tower. Ito yung schedule ko ngayon. Nagpa-appointment ako nung last week. So ngayon magpapa-extension tayo ng visa. Kasi last 2 weeks nagpa-extension din ako ng passport. So yung extension ng visa ngayon lalakarin ko papunta ng Liberation Tower. So samahan nyo ako. Tsaka hindi ko alam kung paano pumunta ng Liberation Tower. Magtatanong na tayo doon. Okay? So kita-kita tayo doon. Sasakay tayo doon. Bus. Okay. And guys, nandito na tayo sa bus. Pupunta na tayo ng Liberation Tower. So ngayon babag tayo sa Marangilla. Tapos maglalakad tayo papunta ng Liberation Tower. Samahan nyo ako. Kita-kita tayo doon. So guys, ito mga kaidlog, payo ko sa lahat ng mapupunta ng Philippine Embassy. Yung mga magre-renew ng passport at saka extension ng passport. Ito yung mga kailangan ng Philippine Embassy. Sasabihin ko sa inyo. So kailangan nyo magdala ng Xerox copy at least man lang taga-apat para sure po, para hindi kayo pabalik-balik. So magpapa-Xerox kayo ng civil ID, back to back yun, passport back to back, yung back ng passport yung may sulat sa last page, tapos visa at saka extension paper ng visa nyo. So ayun, yung apat yun yung kailangan sa Philippine Embassy. Dapat magpa-Xerox kayo ng apat para sigurado kayo, kasi doon sa Philippine Embassy mahal magpa-Xerox. At saka pag nagkahigpitan, walang Xerox copy doon sa tabi-tabi. Pupunta pa kayo ng ano, ng Jamia, sasakay kayo ng taxi, maghahanap kayo ng Jamia, so dupli gastos. Ayan, gagastos kayo ng taxi back to back para sa papers pa ng Xerox. So mas mabuti na lang yung handa kayo bago kayo pumunta ng Philippine Embassy. At saka maghanda kayo ng 26KD, maghanda kayo, kasi pag buo yung ano, pag hindi eksaktong 26KD, hindi kayo susuklian at saka hindi kayo entertainin. Kailangan nyo pang lumabas para magpa-barya. Magdala kayo, payo ko lang sa inyo, para hindi na kayo mahirapan, para mas mabilis kayo matapos. At saka isang 100 pills para sa papers na Xerox doon sa last window, kasi para sa Xerox ng extension visa. Yun, hihingyan din kayo. Ayan, para mas mabilis kayo. At saka pagkatapos nyo ng Philippine Embassy, at saka nga pala guys, hindi kailangan pumunta ng maaga. Tansyahin nyo yung oras, kung ano yung appointment nyo na oras at saka yung number ng appointment nyo. Kasi ako 274 yung number ko, appointment ko alauna. So pumunta ko doon alas 3, nakapasok ako ng alas 6. So para hindi masayang yung oras nyo, para hindi kayo maghintay ng mahaba. Ayan, sa mga hindi nakakalam, ganun yun. At saka yung mga gustong magbaon, magbaon kayo, kasi matatagalan kayo. Maximum, minimum 4 hours pataas yun. So marami ka kanin doon kung gusto nyong hindi magbaon. At saka kung mas
makakabuti sa inyo magbaong ko yung magbaong kayo ng ano, pangluto kayo ng hapon. Kasi pag naabutan na ng gabi yung ibang paninda nun, siyempre labs na yun. Ayan, yan yung payo ko sa inyo. So pag nakapasok kayo doon sa, no, sa Philippine Embassy, mabilis lang. Yung pinakamatagal sa, no, sa labas lang yung maghihintay kayo para makapasok. So pag nakapasok naman kayo doon sa, no, mabilis lang kasi kukunti lang yung nandun sa loob. At saka nandun yung social distancing protocol ng gobyerno para, ano, para iwas din sa COVID. Tapos pagkatapos doon sa, no, sa last window na doon kayo bibigyan ng extension paper sa mga mayroong extension paper para sa visa. Doon kayo magbibigay ng 100 plus. At saka yun, i-schedule lang kayo. Pupunta kayo ng Liberation Tower para sa extension para tatakan ng stamp. At saka magbabayad kayo ng 5KD doon. 5KD yung bayad ng stamp sa mga hindi nakakalam. Dalawa yun, Department of Foreign Affairs at saka yung Department of Interior. So yung Department Interior, yun yung doon ka nabibisahan. So yung mga mandop sa mga company, yun yung maglalakad. Pero yung sa ano, yung sa Liberation Tower, dapat tayo yung pumunta doon. Ay, yung iba, yung mandog ng pumunta. Pero yung sa amin, kasi nakapangalan sa amin yung appointment, kaya ako yung pumunta. At saka mas mabuti na rin yun, para alam natin. At saka para na-experience natin yung mga naglalakad ng papers para sa susunod. May idea na tayo. May idea na tayo. At saka kung sakaling may magtanong, alam natin. Para makatulong tayo. Ayan. So, yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Thank you. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa ano na, sa lumampas ako ng Mubarakiya. Nakaidlip ako. So, ngayon, nandito yung Liberation Tower. Ayan. Mas maganda rin nung lumampas ako kasi mas malapit dito. Iba kasi yung ruta ngayon. Ayan. So, napalapit ako. Mas maganda rin pala yung na ano, nakakatulog sa bus. Hindi lang din nakakatulog ng bus sa biyahe, masama. So, ito, napaganda ako ngayon kasi na, mas malapit ngayon. So, pupunta tayo ng Liberation Tower. Ayan. Kita-kita tayo dun sa loob. Ayan. Ayan o. Oh. Yan yung Liberation Tower. So, tatawid na tayo. Papasok tayo dun. Yan. Yan yung Liberation Tower. Nandito sa Mergab. Tawid tayo. Yan. Saka nandito yung entrance. So papasok na tayo ngayon. Ayan, nandito na tayo sa ano, sa loob ng Liberation Tower. So kailangan natin dito bumili ng stamp 5KD. Tapos ayan, bago pumasok na ano. Saka bawal doon magano, bawal yung camera sa taas. Kasi may mga police. So punta na ako. Kita-kita na tayo pagkatapos. Sabihan ko kayo kung ano, pagkatapos ko dito ngayon. Ayan guys, nakuha ko na yung ano, yung natataka na yung extension ko, extension paper para sa visa. Ngayon, mabibisahan na tayo.
hindi na tayo kakabahan maglakad kahit saan. Kasi ayan, para sure. Kasi kahit may papers ka, pag wala kang civil ID, pag mahigpit yung police, dadamputin ka pa rin. So para sure pull, ito na yon. Ito, yan, ito na yon. So ayan, hindi ako nakapag-video kanina doon sa loob kasi pinagbawalan ako ng police. May tatlong police doon sa loob. Kaya okay lang, at least nakuha na natin. So ngayon, ipapasa ko na to doon sa office para yung mandup na yung maglakad papunta ng Ministry of Interior. So yung Ministry of Interior, yun yung sa ano na, sa visa. So para mabisahan ka, so kailangan yung may mga mandup, yun yung maglalakad kasi sila yung ano, yung kumpanya naman natin yung mag-ano ng visa eh. So yung mga kumpanya natin may sariling mga mandup. Kaya ito lang yung iba, yung naglalakad yung mandup sa ano, sa Liberation Tower eh, para sa ano, ito dito sa ano. Kaya nga lang yung sa amin, kami yung pinapunta kasi yung pangalan namin yung naka-appointment. So okay lang, at least tapos na. Uwi na tayo, sasakay na tayo ng bus. Ayan, ito yung Mubarakiya. Yan, yung Mubarakiya. So nandito ako sa McDonald's, oh. Ayan. Yung iba pwede huminto dito sa McDonald's, tapos maglakad na lang kayo sa ano, papuntang Liberation Tower. Sa mga hindi nagkakalam, pwede kayo magtanong-tanong kasi malapit lang dito. Makikita nyo yung ano, yung Liberation Tower. Ito yung pinakamataas dito, at saka patuloy siya. So ngayon, sasakay lang tayo ng bus para umuwi. At saka malayo na yung bus stop ngayon. Unahan na ng McDonald's. Yung bus stop ngayon, dito banda sa ano, sa unahan ng McDonald's. Tapos right side kayo, dito sa may bandang Alibang. Mayroong Alibang dito. Tapos may waiting seat dito. Ayan, may waiting seat. Ito na. So ayan, sasakay na tayo. Ito, nandito na yung ano, ito na yung bus. Ayan, bus 15 yan, para Salmiya. So ayan, nakasakay na tayo ng bus. Pauwi na tayo. Ayan, napakadali lang yung pagano ng mabilis yung proseso dito sa ano, sa Liberation Tower. Kasi yung number yung antayin mo. Ayun, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. Thank you.